produce the royal, the real treasure. Amen. Okay? Jesus Christ is a pearl of great price. Oh, hallelujah. Hindi natin maipapalit, hindi natin maikukumpara. A jewel of inestimate value, inestimable value. Hindi mo mapresyuhan. Hindi mo kayang evaluate, hindi mo kayang ipancha. Bakit? Kasi inestimable value ang Panginoong Jesus. Kung tutuusin, He is our everything. He is our healer, He is our savior, He is our provider, He is our best friend, lahat na, name it. He is everything. Okay, wala siyang katumbas, walang katulad. He will make those who have Him rich, truly rich, rich toward God. Tulay ng mayaman. Yung mga mayayaman na milyonaryo sa pounds, baka kung hindi sila nakakilala kay Lord, hindi tunay na mayaman yan. Ang tunay na mayaman is yung nakasumpong ng hidden treasure sa paghahari ng Diyos. Amen? Amen? Ah, matindi. In having Him, Jesus Christ, we have enough to make us happy here and forever. Oh, hallelujah! Kung tinanggap mo si Kristo, nakilala mo si Kristo, you have enough to be happy here and forever. Hindi yung Pasko ba? Wala akong regalong natatanggap. It's not worth celebrating. No! Para na sa akin, ang Pasko ay hindi bago. Hindi nga pananalita sa atin yung hindi masyadong Pasko. Bakit? Kasi every day is Christmas because you have experienced Christ in your heart. Amen! Pag tinanong mo si Ella kung saan si Kristo, He is in my heart! Hallelujah! Amen! Hindi mo na kailangan pumunta sa Balangaw, hindi mo kailangan mag-alay ng sampagita, magpunas-punas kung sino pa mang ribonto o santo. Why? Because Jesus is in your heart! Is a spiritual merchant that seeks and finds this pearl of price. Amen. Amen. Okay? He does not take up with anything short of interest in Christ. So, kung napahalagahan mo si Christ, ang kanyang paghahari as a hidden treasure, as a pearl of great price, hindi mo siya ipagpalit sa anak pamang bagay. Parang natigil ang inyong doon. And we are resolved to be spiritually rich. Ano ba? Magpapatuloy ba ako sa paglilingkod ko? Ano ba? Magpapatuloy ba ako sa pagtatayos ko? Ano ba? Magpapatuloy ba ako sa ginagawa ko? Wala ka ng confusion. Wala ka ng confusion. Wala ka ng second. Wala kang reservation. Wala kang doubts. Bakit? Kasi you are resolved. Firm na ang decision mo. Steadfast ka na. Hindi ka na mauga. Di kahit ano pa ang circumstances meron ka. Okay, he trades high and he went and bought that prayer. Ang trade kasi, ganito yan, to trade means to exchange it with something. Ewan ko ba, lagi ako kinakapo sa oras. Mapasok man ako ng alas dos, mapasok man ako ng 2:30, kapos pa rin yung oras. Ito lang hindi ko may, hindi naman sa pagmamalaki, ito lang masabi ko sa inyo. Kaya lang ako kinakapo sa oras dahil mayroon akong pinahandang menu para sa inyo. Nagigilty nga ako. Late na ako nagising kanina. 7:45 na ako nagising. Baka kayo nagising 11 na. Ako guilty na 7:45 ako nagising. Napasarap pa yung pagluluto ko ng sermon natin ngayon. Tuloy, nakaalis ako. Mag-12 na. Dami pa kasi akong inaasikaso para sa meeting mamaya. Okay, so to treat means to take, to exchange it with something. Magandang illustration nito. Sa Bisaya, baka sabihin ni Brother Bobby na hindi niya naranasan ito. Naranasan ko po na yung mga isda sa amin, hindi sila masyadong kumikita pag binibenta nila yung isda. Talagang probinsya ang setting nito. Ang ginagawa nila sa isda, nilalako nila doon sa mga farmer. Ipinag-i-exchange nila ito sa maes, sa ube, or apalit.
So, nangista sila, ipagpapalit nila doon sa mga farmer, pag-uwi nila, mayroon na silang mais, mayroon na silang bigas, o mayroon na silang ubi or abali. Kasi exchange nga. Ah, hindi ko alam kung yung sweet potato ba? Barter, trade. Ang abali is yung sweet, hindi yung sweet potato na ano, matamis yun. Ha? Kamote. Hindi kamote, yung mas makinis yung kaysa ube, mas puti siya, kung kundi ba dahibo niya, mas matamis siya. Wala sa inyo yun, whatever. Para kagalan pa tayo eh. Marami kasi sa amin yan eh. So, give it for yourself na lang. So, ang gano'n ang exchange na yun, or trade in, or barter, is ipinigay ka pala. Nasusunod. So, kung ikaw, expert ka, nag-negosyante, ipitrade in mo ba ang isang bagay na lugi ka? No, amen. Ganon din, nung pinili mo ang paghahari ng Diyos, wise negosyant ka. Wise businessman ka. Amen. Okay. We give up something for the sake of obtaining better things. Hallelujah. Okay? Do not only bid for it, but purchase it. Ang bid is mag-command, mag-ano ka ng halaga, pero bibili mo na. Hindi ka lang nag-bid. May mga tao, sige, aatin ako. Ay, nako, dumating yung Sunday. Naka-ilang Sunday na, hindi pa rin dumating. Because they only bid, they didn't buy it. Ako'y tumatuwa nga si Stability. Madali makaakay. Ewan ko ba sa atin, parang ang pagal-pagal na natin, pero bihira tayo makaakay, ano? Wala pa ka naman natin si Stability. Nakasumpong ng tunay na kagalakan niya. Alam niyo ba, si Brother Bobby, Sister Yoli din mayakay niya. Okay, whatever stands in opposition to Christ or in competition with Him for our love and service, we must cheerfully quit it, though ever so dear to us. Ano man daw yung naging kompetensya ni Jesus Christ, ano man yung conflict against kay Jesus Christ, maaaring sila yung mahalaga sa atin, but iwanan pa rin at bitawan natin yan, alang-alang sa Panginoon. Amen ba? Okay? Have you understood all these things, sabi ni Jesus? Lalampasan ko yung sa mga isda, sa dragnet, medyo hindi tayo matatapos. Sabi niya sa verse 51, tinanong niya mga alagad, naintindihan niyo ba? Dalawa? Nag-amen? Amen. Tanungin ko kayo, naiintindihan niyo ba yung sinasabi ng Panginoon? Amen. Hindi pa rin. Naiintindihan niyo ba? Amen. Masabi niyo na ba na nakasumbong kayo ng tunay na kayamanan at dahil dyan, tunay tayo mayaman? Amen. Amen? Okay? So he was, kaya niyo tinatanong kasi he was willing to explain further if there was something not understood. Kung hindi pa nila lubos na intindihan na ganito pala ang makasumpong ng paghahari ng Diyos, kaya niya pang i-explain. He wants to go further. Kaya lang ako nagmamadali sa oras dahil ayaw ko naman yung may mga appointments, may mga lakad, lalo na kapag sinabing 1-3 yung prayer meeting, tapos iisipin nyo, ay, 1:30 naman nag-umpisa, mamaya matapos, 3:30 din. Pero kung nais nyo ng further explanation, I am willing to extend. Amen. 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 Kaya that's the only reason na ako nagmamadali. Baka naman kasi mayroon pang mga appointments yung iba ba. Nahiya lang umalis. Nakapahiya naman. Di patapos si pastor. Okay. He wanted to confirm everything was made clear. Amen. Hindi ka nang kadali intindihin ang makasumpong ng tunay na kayamanan sa kaharian ng Diyos. Kaya kinoconfirm niya. Kaysa naman walang pakialam. Salita lang ang salita. Yung pastor, hindi na nga nakaintindi yung nakikinig. Salita pa rin ang salita. Yung iba nga, natutulog na. O kung ano-ano na iniisip nila kasi gutom na. Salita pa rin ang salita. Baka sabihin nyo, maliit naman ito si pastor. Iniisip na nga namin yung pagkain. At least makonfirm ko kung naiintindihan nyo nga. Okay. We cannot make it good if we don't understand good. Because out of good understanding comes our good works. Amen. Kung hindi mo naiintindihan ng mabuti, hindi ka magagawa ng mabuti. Amen. Amen. Okay? Disciples should be willing to understand good.
unwilling to explain.